Okay, magandang araw sa inyong lahat, guys. Pasensya na, natagalan tayo mag-upload ng ating tutorial or video, no? Marami kasing nangyari, and then dumaan din kami sa shutdown, no? So maraming preventive maintenance na ginawa, and then personally meron din akong mga activities na ginawa. Kaya natagalan tayo mag-upload ng video. Pero ang magiging topic natin ngayon ay yung preventive maintenance ng electrical. Since nagkanda kami ng electrical preventive maintenance or yung cleaning ng mga panel namin, no? At saka retightening, no? So ano ba yung mga kailangan nating i-prepare? Ano yung pwede nating gawin? Mga activities na gagawin during preventive maintenance, no? At isi-share ko din sa inyo yung mga ginagawa namin actual sa loob ng aming planta kapag ka nag-preventive maintenance kami. So pwede namang contractor o may kakilala kayong license electrical practitioner, no? Pwede nyong ipa-linis or ipagawa yung PM sa mga lisensyadong electrical practitioner, no? And then kung wala talaga, at least yung sa mismong bahay ninyo, eh pwede kayong mag preventive maintenance after nyong mapanood yung video na to. So ano ba yung mga activities na dapat gawin, no? So kung sa ano, kung sa trabaho, no, syempre katulad namin, we're ano, manufacturing plant, no, meron kami mga schedule na sinusunod. Actually, pwede kang mag-preventive maintenance ng electrical twice a year, no? Semi-annual yan, no? Normally, shutdown kasi Holy Week and then yung December, yung ano, no? Pagkatapos ng o yung magpapasko, yan, nagkakaroon kami ng activities, no? So, pwede mo ring checkin yung mga previous report kung meron man, kung ano yung mga dapat gawin or yung mga recommendation na nilagay doon during nung last preventive maintenance. So pwede rin kayong magbase doon. Sa mobilization and demobilization, actually sa lahat ng project meron ganito, kung mapapansin ninyo sa mga engineer natin dyan. So meron tayong tinatawag na mobilization and demobilization. Dito yung syempre in preparation ng mga ano, no, ng mga tools and equipment na gagamitin natin sa projects or katulad nito sa preventive maintenance ng electrical. So ano man yung mga available na gamit or yung kung may list man kayo ng gamit na gagamitin para sa preventive maintenance, so dito yon mag-fall, no. Preparation din ng mga consumables at marami pang iba, no. Doon nga pala sa mobilization, no, syempre yung tao, yung permit, asikasuhin, kasi safety first, no, kailangan magpasa ng mga permit, kung may hot work permit man naggagawin yun, so dapat merong proper ano, orientation, no. And then isolation of energy, syempre so yung energy source nilagay ko kasi minsan hindi lang naman sa electrical, no, maraming sources, no, energy source na kailangan nating isolate, no. Kung sa electrical meron tayong electricity, ano, yung power supply natin, meron tayong sa mga utilities, meron din tayong mga pressurized or high pressure, no, na mga compressed air, yan. And then water supply, ano pa ba, kung meron mang ano, mga energy source, no, na available dun sa ating ano paggagawan, no, or dun sa working area natin. So kailangan i-isolate muna natin siya, and then i-prepare na rin natin yung ano, syempre yung lockout, tagout, tryout, or yung Lototo, no. Dati Lotto kasi siya, ngayon Lototo na. Para yun ma-prevent yung
pagbukas or yung ibang tao para mabuksan yung ating energy sources, no? Tulad ng bulbs, breaker, at marami pang iba. So syempre, yung dismantling of panel cover, no, since nasa preventive maintenance tayo ng electrical, syempre, tatanggalin muna natin yung mga panel cover, no, para ma-access natin syempre yung sa loob. So, take note dito sa pagtatanggal ng panel, no, lagi kong napapansin, no, nawawala kasi yung mga tornilyo ng ating panel, no. So kailangan, kung ilan yung tornilyo na natanggal or kung may nawawala man, kailangan palitan natin, no. So mas maganda kung Phillips or flat type yung screwdriver kasi yung screw, kasi mahirap kapag ano, kasi napansin ko yung bolt type, kasi kailangan mo pa ng adjustable wrench or open wrench para buksan. So meron din naman mga bolts na Allen type. So mas maganda na rin yung ano lang sa Phillips or flat, no. Next ay yung cleaning ng panel natin. Syempre, ang gagamitin natin dyan ay rugs sa pagki-cleaning, no. And then blower and vacuum for accumulated dirt or dust dun sa loob ng panel. Kung ano man yung mga solid objects na hindi naman pangkaraniwang nakikita doon, katulad kung meron pang mga basura na imbak o hindi nakita doon sa previous preventive maintenance, so tatanggalin din natin dapat, no. So ito, prepare natin yung blower or vacuum. So meron kasi kaming blower na meron din siyang pwede siyang gamitin as vacuum, no. Meron ganong nabibili. So multi-purpose siya. And then yun na nga, kapag nalinisan natin, retightening tayo ng bolts or yung mga terminals, no, ng breaker at mga bus bars, no. So sa pagre-retightening nitong bolts and terminal, no, ang ginagawa ko diyan personally, nire-rotate ko muna yung bolts or screw counterclockwise bago ko higpitan ulit pabalik. Kasi kapag higpit ka ng higpit pakanan, napapansin ko nasisira yung mga bolts and nut. So mas maganda na i-rotate mo muna yung mga nuts or bolts counterclockwise and then bago mo higpitan ulit. So provision of terminal markings, no, o kung ano man yung term na ginagamit ninyo sa paglalagay ng marking, no. Ang purpose kasi nito ay para makita natin kapag nag-inspection tayo kung gumalaw ba yung mga bolt sa pagkaka-fix niya. Possible siguro kung mainit or nagkaroon ng vibration, kasi nga meron tayong galvanic effect sa mga pag magkaiba yung properties or magkaiba yung metal, no, na pinagdikit or terminate, no. So yun yung nagiging cause. So kailangan mag-provide tayo ng terminal marking, no. Pwede namang colored marker ang gamitin. Kung sa unang preventive maintenance meron tayong red, next naman blue or black, pwede rin. So yun, pwede nating gamitin. Huwag nating kalimutan yung terminal markings. Wire management, mag-provide kayo ng mga cable ties or at saka cable tie mount. Ito ay para ayusin natin yung mga salasalabat na wires na nandun sa panel sa loob, no, pagbukas. Kailangan nating ayusin or i-cable tie para maganda yung pagkakaayos at presentable, ano, kapag pinicturean natin, no. Actually, kapag magpe-preventive maintenance ka, lalo na sa kung kailangan mo ng report, magkaroon ka ng before and after na mga pictures para ilagay sa report. So makikita doon yung
ginawa mong preventive maintenance, no? Kung meron man, kung available yung cleaning agent o yung cable cleaning agent, no? Marami namang nabibili online, no? So kailangan din natin linisan yung cable kasi meron mga accumulated dirt and dust din dun sa ating mga cables, no? Lalo na kung medyo exposed sa labas, kapag ka may exhaust fan, medyo nakakahigop siya ng mga dust. Kailangan nating linisan, no? Yung ating mga cable. Hindi lang wire management, kundi kailangan malinis din. Ito, ginagawa ko talaga to. Siguro yung iba hindi nila napapansin, pero tinetesting ko yung tripping mechanism ng circuit breakers, no? Kung may pansin nyo, dun sa harap ng breaker meron normally yung tripping mechanism niya, or yung button niya is kulay red. So yung ano, pwede nating i-test. Pindutin nyo lang yung red button na yun, and then ang pag-reset naman ng circuit breaker bago natin buksan is off muna, off, and then bago natin i-on or itaas yung pinakang handle ng circuit breaker. So huwag nyo kalimutan yung pag-test ng tripping mechanism ng circuit breaker kung sa malalaking breaker. So sa testing and commissioning, syempre after nung ano, nung preventive maintenance, kailangan mong yun nga, picturean ulit, and then testingin natin, no? Testingin natin yung functionality ng ano. Baka kasi may pumalpak dun sa ginawa, mahirap kasi yung may back job, no? So kailangan nating make sure na functional pa rin yung ating mga ginalaw na equipment or mga electrical devices na nakapaloob dun sa panel. And then report and recommendation if necessary, ano, kung nire-required na magkaroon ng report, kailangan to. Nandito yung ating picture na before and after, no? And then syempre yung recommendation kung kailangan bang i-preventive maintenance ulit next 6 months or next year, yan, dapat makita natin yan. At nandun din yung ating mga ginawa, retightening, cleaning, ano pa ba, wire management, ayan, testing of tripping mechanism. So pwede nating ilagay yung mga ginawa nating activities doon sa report natin. So yun lang ang ano, madalian nating ano, video at tutorial, no? At least sana magkaroon kayo ng idea kung paano mag pa preventive maintenance ng electrical panel. At kayo mismo, basta make sure na na-isolate natin ang energy source or yung power supply natin bago mag-conduct ng preventive maintenance. At mas maganda kung licensed electrical practitioner or contractor yung ating kukonsultahin, no, sa preventive maintenance. So yun, maraming salamat at ingat kayong lahat.